Hi, good afternoon. Happy Tuesday to all. Today we will be talking about propagation. Simple propagation for home gardeners. Topics for today, plant propagation for home gardeners and hands-on demo propagating your basil or mint with cuttings. So May 12 na. So mga nasa NCR, Laguna at Pateros, naka-modified ECQ pa rin tayo. So bawal pa rin maggala-gala. For our own safety na rin. Today, mag-discuss muna tayo about propagation. Then, punta na tayo sa hands-on demo. Magbibigay lang ako ng dalawang type ng halaman na pwede natin i-propagate kasi ilang available ko as of now. So, ito ay basil at mint. Mabilis i-propagate. Konting background lang sa mint plant ko. Yung mint ay galing lang sa Landers. So, naparami ko siya. Yung mga sobra kong propagated na mint, pinapamigay ko lang rin. Kasi sobrang bilis niya dumami. Pag hindi mo siya kinatings, hindi siya lalago. So, regular cutting dapat ang ginagawa sa mint. Regular pruning. Okay, so wait lang tayo sa ibang mga viewers. Hello, good afternoon to all. Wait lang tayo ng mga 5 minutes for other viewers para tuloy-tuloy tayo sa discussion and hands-on demo. So sa mga kaka-tune in lang, we will be discussing plant propagation for home gardeners and hands-on demo propagating basil and mint with cuttings. Then after all that, we can go sa gardening Q&A na. Okay, kumusta naman kayo guys? Sobrang init ngayon, no? Sana umulan. If may mga suggestion kayo for our future episodes, just let me know para mapaghandaan ko yung mga susunod nating episodes. Siguro hanggang 10 episodes lang tong live session. So we can focus din sa ibang topics. Okay, start tayo in 2 minutes.
Maybe we have 14 viewers na. So don't forget to join our community Facebook groups. Be a jardinera. Guide to your urban gardening and plastic to planter movement. We'll be launching that plastic to planter movement soon. Good afternoon, tune in lang. Magandang magandang hapon sa inyo. So, sa group page natin, pwede kayo mag-post doon ng mga questions or pwede nyo pakita yung mga garden nyo. And masaya siyang group kasi medyo marami na tayo doon. So, sama-sama tayo. Okay, starting in 1 minute. So, yung Lazada saka Shopee pala, bumalik na rin ang deliveries nila. So, pwede na rin siguro dun bumili ng mga plant supplies para hindi na mahirapan maghanap. Magandang hapon. Okay, starting in 1 minute, start muna tayo sa ating discussions. So, okay, let's start. So, today our topic will be about plant propagation for home gardeners. So, ito yung pinakasimple yung pwede natin gawin sa pagpapropagate ng ating mga halaman. So, today meron lang akong dalawang hands-on kasi yun lang meron ako, basil and mint. So, ipapakita ko sa inyo paano gupitin, paano ibaba dun sa water, kung gaano kataas yung puputulin nyo, tsaka iba pang mga questions nyo after, okay? So, let's start. So, simple lang naman ang pagpapropagate ng plants, lalo na kung matibay na yung plant mo. Tsaka kung medyo mature na siya, syempre. Okay, so ano nga ba ang propagation? Vegetative plant propagation, ito yung mas ginagamit natin kasi may propagation din sa ornamental plants. So, hindi ko yun i-discuss kasi hindi ko pa siya na-aral, parang na-experience. So, ito muna tayo. Vegetative plant propagation. Plant propagation is the process of increasing the number of plants of a particular species. Propagation via sexual and asexual means. Over the years, horticulturalists have developed a sexual propagation method that uses vegetative plant parts. So, ayun. Pagpaparami ng halaman. Ito, some examples na na-try ko na. Sa left side, you can see, yan ang Thai basil. Mabilis siya dumami kasi. So, napropagate ko siya. Then, sa right part naman, sweet basil yan. So, mapapansin nyo, ginagamit ko ay recycled cups. Kasi, itong nasa left, I think, milk tea. And sa right, coffee naman. So, okay na okay siya kasi nakikita mo yung roots sa loob eh. Transparent, di ba?
So, save your plastic cups. You can use it for future propagations. Okay, natural plant propagation. Plant propagation is the process of increasing the number of plants of a particular species. Ito rin pala yung kanina. So, natural plant propagation. Okay, meron tayong mga rooting hormones na pagpapabilis na magparami ng roots. Yung tawag nila sa rooting hormones. So, meron akong top 3 dyan. Apple cider vinegar. Ginagamit ko yan kasi may, sabi nila, may 30 na ingredients. I don't think ingredients. Siguro elements na nakapagpaganda ng roots. And cinnamon powder. Diba? Nasa ano nila lang yan, diba? Nasa kitchen nila lang. Cinnamon powder. And aloe vera gel. So, aloe vera gel, dapat fresh. Hindi pwede yung mga nabibili mo sa Watson's or kung saan man. Dapat fresh yung aloe vera. Okay, so yun lang. Sobrang simple lang talaga niya. Pagpapropagate ng plants. So, siguro pwede na tayo dumako sa hands-on kasi mas maimportante yun. Okay. So, ayun. Good morning. Good afternoon sa inyo. So, meron ako ditong ACV and cinnamon. Galing lang sa kusina lahat. So, gagamitin natin tong dalawa kasi wala akong aloe vera na available. Itong dalawa muna kung sino mas mabilis sa kanila magpa-propagate. So, prepare nyo rin yung mga lalagyan nyo. With water. Okay, so punta muna tayo sa basil ko. Ito mga basil namin. Nilipat ko na sila sa soil kasi mas mabilis sila dumami. So nilagyan ko rin ng kalabasa sa gitna. Tingnan natin kung ano lasa ng kalabasa pag nagbunga na. Okay, so, ito muna. So, mamaya lang akong magbabasa ng comments. And hands-on lang tayo sa propagating ng basil. So, itong basil ko, tatlo sila. Napinost ko ito sa group tsaka sa Facebook page. Kung mahulaan nyo kung anong mga basil to. So, marami naman nakahula. So, ito, lemon basil. This one, sweet basil, like Genovese. And this one, is Thai basil. Kung tatanungin nyo kung ano pinaka-favorite ko sa kanilang tatlo, itong Thai basil. Kasi bilis na dumami, oh. Tsaka, ang sarap niya sa banh mi, so po, tsaka sa, ginagawa ko rin siyang, tawag dito, pesto. Okay, so, unang-una natin gagawin, tatanggalin ko muna yung mga flowers niya kasi magmamature siya pag hindi ko tinanggal yung flowers. Parang magbubudi yung ilalim, yung pinaka-stem. So, ayun, sige, tanggalin muna natin yung flowers. So, itong mga flowers, pag nag-mature pa to, magkakaroon siya na seed sa loob. Tabi muna natin sila. So, lagi ko itong ginagawa, tinatanggal ko yung flowers. Kasi ayoko siya mag-mature agad, magiging woody, ganyan. Siyempre, gusto mo lagi fresh yung flowers. So, ito, regular pruning ko siya. Ayan. Kaya hindi siya masyadong tumataas at nagiging woody. Okay. So, hanap pa ang mga flowers. Kailangan ko sila tanggalin. Ayan. Marami namin flowers na to. Ito pa. So, ulitin ko tatlong types of basil to. This one, sweet basil. This one, lemon basil. And Thai basil.
So, regular pruning, remove the flowers kung ayaw nyo siya mag-mature at mag-seeds. Pero kung gusto nyo mag-seeds, edi go. Okay. Tabi pa natin yung camera. Para makita nyo kung gano'ng kataas. So, start tayo sa Thai basil. So, ito ay Thai basil. Ito ay Thai basil. So, kukuha kayo mga 4 to 5 inches from the top. So, here. And make sure sa gitna ng ganito. Sa gitna niyan. Para dyan siya bubong, magtutuloy yung stem. So, sakto niya siya dyan. Okay? Kita nyo. So, ganito kataas. Siguro around 4 to 5 inches to. And be sure to remove the leaves na mag-ano sa water. So, I think ito and ito. Tanggalin ko sila. Kasi pag nalubog to sa tubig, mabubulok siya. Ayan. Ganito na itsura niya. Ready for propagation na to sa pagbabad sa water. Okay, kuha pa tayo ng lemon basil. So, ganun ulit. Sa gitna lang. Then, remove this. Yung mabababad sa water, remove it para hindi mabulok. Ayan, so meron tayong Thai, tsaka lemon basil. Bango. So, next, ito naman. Same lang. Same procedure. 45 inches and remove the leaves sa baba. Diba? Alam mo tong, alam niyo tong basil ko na Genovese? I think 3 years na to sa akin. 2017 ko siya sinuo. Nalipat ko na siya sa hydro, nasalipat ko sa soil. Matibay siya. Basta lagi mo siyang pinuprune, tsaka pinapataba. Okay, kuha pa tayo siguro ng lemon basil. Taba na nila eh. Alam niyo yung mga ganito kalalaking ano, dahon, kailangan mo yan tanggalin pa lumaki pa yung basil mo. Hindi ito healthy sa kanya kasi sobrang laki yan yung dahon tapos napupunta lahat doon ng nutrients. Tanggalin niyo yan. I-harvest niyo, hindi mo tanggalin. So, pag may napansin kayong malalaking dahon doon sa sa cutting niyo, remove it. Okay, dapat ganito itsura. So, kuha pa tayo ng Thai basil. Gusto ko mag-propagate pa. So, itong mga basil ko na to, galing lang din to sa mga cuttings. Mabilis talaga siya lumaki. Lalo na ngayon, summer. Gusto nila. Ayan, kuha pa tayo ng matataas dito. Tataas pa para parang pruning na rin siya eh. So, ito pa. Laglag. Ha. Ayan. Balik ko lang. So, ayun. Sa pagpo-propagate ng basil, kailangan tanggalin niyo yung malalaking leaves. Don't forget to remove the big leaves kasi kumukuha yan ng maraming nutrients. Lalo na kung sa water mo lang siya ilalagay. Siyempre wala siyang makukuha nutrients doon. Parang ginagawa lang natin. Iniro-root lang natin siya. So ito, mataba na rin ito. Pwede na rin natin siya prune. So pruning na rin ito. Dami, oh. Kailan ko lang ba ito nilipat? I think 2 months ago. Ang bilis niya lumaki. Halang na pag nasa soil na siya. So, ayun. Dako naman tayo sa mint. Ayun, dami, oh. Puto tayo sa mint. Ito nga pala yung mga okra namin.
Hi, I'm back. Nag-overheat yung phone ko. Sobrang init daw. Anyway, balik tayo dito sa table. Tingnan nyo yung nakuha kong basil. Dami. Tapos, kuha rin pala tayo mint. Yung mga mint ko naman, nandito sa hydroponics. Ito ang aking hydro setup. Medyo natuyo siya kasi sobrang init. Sobrang init ngayon. So, ito, kailangan ko na siya putulin lahat. Kasi di siya tutubo ng maganda kung natuyo na. Okay, so, ganun lang. Simple lang. Same as kanina. 5 inches. So, marami ito. Tatarabuhin ko ito mamaya. Kuha lang tayo ng pang sample. Ayan, kuha tayong tatlo. Okay, so balik tayo sa table. Ayan, we're back. So, ito yung mga basil na nakuha natin sa garden. Tanggalin niyo lang din yung mga leaves. Yung leaves na ibababad, tanggalin niyo. Okay, so this is it. And pati yung sa mint. Okay, sa mga nagko-comment po, yung mga questions nyo ay isasagutin ko after ng demo kasi hindi ko siya mapapagsabay. Okay? Sa mga hindi ko nasagot na comments and questions dyan, nag-reply ako sa PM. Okay. Yung mga sagot ko dito ay based lang sa aking experience kasi hindi naman ako agriculturist. Wala akong formal studies. So, lahat grabe, sorry, naglalag, tsaka nag-go off yung phone ko. Sobrang init. Ayan. Okay. So, after ilang araw, magkakaroon na ng roots yung basil niya. Parang ganito. Yan, pwede na itanim. So, dalawang trick yung gagawin natin today. Isa may base, may ACV, yung isa may cinnamon. Okay. So, konti lang ACV lang. Kasi masyadong malakas to. Like, ilang drops lang. Oh, 2 drops. 2 drops of ACV, apple cider vinegar, and for the other bottle, cinnamon. Tingnan natin. Sabi cinnamon daw na may antibacterial properties siya. Same as, I think, sa vinegar. Haluin mo lang. Para lang tayo nag-experiment. Okay, so yun. Ibabad nyo lang yung
mga basil nyo, or mint, or kung anong ipopropagate. Maghihintay lang kayo ng, I think, 1 to 2 weeks. Hanggang magka-roots. Okay. Okay, balik na naman ang lag. Ayan. Ganito na itsura niya. Okay, papakita ko sa inyo yung mga dati kong na-propagate. I think 2 weeks na to. Ito naman, hindi ko siya binabad sa water. Gumamit ako ng seedling plug na binibili ko dun sa supplier namin. Oops. Sobrang dami na yung roots. Mint cutting. Ang dami na yung roots. So, pwedeng-pwede na ito ilipat sa soil. Sumisimple lang ako ng soil din kasi. So, hindi ko pa siya malipat. Ayan siya. Okay. So, lilipat lang ako sa laptop kasi so, I'm back. Tinanggal ko lang yung cellphone kasi sobrang init na niya. Naglalag siya. So, ito yung mga mint cuttings ko. Laki na nila. Okay, kung may questions kayo, drop in your questions. Ganoon lang kasimple yung pagpapropagate. Kayang-kaya nyo gawin yan. So, may question dito. Sabi ni Rona, hello, pwede ko pa i-transfer back to soil sa nilagay ko sa hydro? Yes, na-try ko na yun, so pwede siya. Na-try ko na yun sa 3-year-old basil ko galing sa hydro. Nalipat ko siya sa soil. Ano po ginagawa sa flowers na tinatanggal? Pwede siya sa salad. Pwede rin siyang pang seeds. Pwede rin siya ilagay sa oil. Para fragrant yung oil. So, may nagtatampo dito si Miss Luz Viminda. Minsan nagtanong ako sa akin, hindi man niya sinagot. Baka po hindi ko lang nakita. Kasi sobrang active ako sa page ko. Pagkagising ko, sinecheck ko na yung page. Kung may mga nagtatanong, sinasagot ko naman. So, PM nyo lang ako. Baka hindi nyo lang nakikita yan. Okay. Sabi ni Miss Rosario, nice BS. So, I have to wait 2 to 3 weeks. I'm so impatient. After a week, just throw out my cuttings. They don't develop roots. Is it the same for all plants? Takes 2 to 3 weeks. Depende rin sa plant kung gano'n siya katagal mag-roots. Itatapon niyo siya pag nabulok na.
Ibig sabihin nun, wala na siyang pag-asa. Pag nabulok na yung tip na nakababad sa water, tapon nyo na. Ang mas mabilis pag may mga rooting hormones kayo, try cinnamon and aloe vera gel, fresh, and ECV. Cinnamon and next question. May tuyong basil sour kami, hindi ko tinatanggal dahil akala ko hindi. Hindi siya nagpaparami, Miss Len. Tanggalin niya siya para hindi mag-mature agad yung basil niyo kasi pag nag-mature yan, mas mabilis yung buhay niya. Matutuyo agad, tapos magiging woody yung stem. Ibig sabihin, matured na, baka mamatay na agad. So, tanggalin niyo yung flowers. Kasi magka-flower at magka-flower naman yan. Kung gusto niya siya i-flower, just let it be. Huwag niya na i-prune. Pero kung gusto niyo patagalin yung buhay ng basil niyo, prune it. Prune the flowers. Kasi kuhunan yan yung nutrients ng roots mo. So ito, pwede ko siya gawing ilagay sa oil or kunin ko yung seeds. So, ayun. Later, maglilipat na ako ng basil cuttings. Ay, basil tsaka mint. Do we have to change the water then put again? Kung nalagyan nyo na siya sa first time, huwag nyo na ulitin kasi baka sobrahan. So, tatanggalin nyo yung water pag nabulok na siya. May chance kasi mabulok yan. So, tanggalin mo na yung water. Then, kung okay pa siya, tanggalin nyo yung bulok. Gupitin nyo yung bulok. Then, babad ulit. How many days? I think, depende rin sa plant nyo yan. Minsan, inabot ako 2 weeks para lang makapag-roots. Pero minsan, tulad ng talin ng basil kamote, 2 to 3 days lang may roots na yan. Have you tried propagating rosemary cuttings? How long does it? Yes, na-try ko na. Pero hindi ko siya binabad sa water. Gumamit ako ng seedling plug tulad ng ginamit ko dito sa aking mint. Effective naman siya. So, itong mga seedling plug, supplier ko pa ito galing kay Zune. So, tingnan natin kung makapag-deliver sila next week. I'll let you know. How long does it usually take to develop roots? Ayun, 2 to 3 weeks. Depende sa plant. So, you have to be patient, lalo na sa pagtatanim. Kailangan maging patient. Paano mararemain fresh ang basil na di pa gagamitin sa food? Tago nyo sa Ziploc. Ziploc or Tupperware. Yun ang ginagawa ko para hindi siya masira agad. Or nilalagay ko sa jar. So, ganitong jar, tapos takpan ko. Pero, pinaka-okay is gamitin nyo agad para fresh. Pwede pagsamahin mga agents like aloe vera and vinegar. I think di ko pa siya natatry. Siguro isa lang. Huwag mo nga pagsamahin para hindi na lumala. Baka masyadong malakas for the plant. Try one lang. Aloe vera or vinegar. Paano po ang soil mix pag malalaking paso? Same process ba ng 1:1 hanggang ma-fill ko? Yes, same process lang. So, kuha ka ng mas malaking nalagyan. Isang timba, ganyan. Isang timba ng CRH, isang timba ng soil, isang timba ng vermicast. Kesa isa-isang cup. Basta 1:1 lahat. Paano pa ito transfer sa soil? Nag-try ako mag-propagate na matay if nasa soil na.
So, depende yan sa haba ng roots mo eh. Tulad nito, tignan mo, hindi ko pa siya tina-transfer sa soil kasi parang feel ko hindi pa siya mabubuhay. So, pag-transfer mo sa soil, lagyan mo agad ng pataba. Baka may kailangan siyang nutrients na hindi mabigay. Hindi mo agad nabigay. So, lagyan mo agad ng pataba. Compost or vermicast or kung anong meron kang organic. So, gusto nyo mag-transfer tayo ng cutting ko sa soil. Kuha lang ako ng ingredients. Drop in your questions lang. So, meron ako dito ang cup. Kapaglipatan ko ng mint cutting. Lalagyan ko muna siya ng soil. Ito soil ko. Mix soil ko na to. Potting mix. And then, kunin niyo yung cutting niyo na may roots na. So, lagay niya lang ganyan. Then, lagyan niyo ulit ng soil. Siyempre yung paglilipat lang. So, madami-dami ako lilipat mamaya. Dami nito. Yan. Yan lang kasimple. So, hintayin ko lang ulit siya mag-roots. Tapos, lipat ko ulit sa mas malaking pot. Kung meron pa akong prilipatan, kasi ang hirap maghanap ngayon ng soil. Ang maganda. Okay? Ganda lang kasimple. Nali lang mag-propagate. Tsaka, isipin nyo, mapaparami nyo yung tanim nyo. Bea, what is the composition of your seedling plug? Can you tell me about your seedling plug, please? Okay, wait. Kuha ko nung isang pack. So, ayun, wala na pala akong isang tapas maubos. Nagamit ko na pala siya. So, ganito yung itsura niya. Seedling plug, yung tawag nila. Galing sa supplier ko sa Quezon. So, I think kung mag-deliver sila, I'll have to make another page for selling kasi I don't want to sell naman sa page ko kasi pure advocacy to. Ayoko kumita sa page. So, ito. Seedling plug. Sabi ng mga kaibigan ko, para daw siyang cupcake. Diba?
So, I think pinipress nila to. Tapos yung composition niya, same as fertile soil na binibili ko din sa kanila. Sabi nila, yung laman nito ay fertile na coco peat. So, years yung pinag-uusapan natin dito sa pagpapabulok ng coco peat nila. Kaya gusto ko bumibili doon kasi naka-focus sila sa pagpapataba ng kanilang mga soil tsaka yung mga ganito. So, meron tong soil, merong coco peat na fertile, and mga pataba tulad ng chicken manure. And I think meron silang bago ngayon, yung Beatles cast. Yung Beatles cast, yun yung mga uod sa coconut. Naparami yata nila din. Sabi nila, sabi nung kausap ko, mas maganda raw yun kaysa sa vermicast kasi mas maganda yung composition ng NPK. So let's see. Kung makapag-deliver sila, I'll let you guys know para makatulong din sa pagtatanim nyo. So itong soil na to, ginagamit ko na siya for 2 years na. Mataba yung halaman ko, promise. Take it from me. Yan. So, ginagawa ko dito, di ba, matigas siya. Ibababad ko siya sa water, sa tray. Then, tataba siyang ganyan hanggang pwede na itusok sa taas. So, ito, ginagamit din siya sa mga hydroponic setup. Tapos, nalagyan lang ng seed sa taas. Direct sowing na yung itsura niya. Okay. So you just plant your seeds or cutting in it. Does it have to be? Yes. Dapat lagi siyang basa. So siguro gawa ko ng tutorial dito pag dumating na yung supplies. Hirap kasi ngayon eh. Ayan. Tigas na diba? So nga dumarating to sa akin, 50 pieces per pack. Naka-cling wrap siya. Magkakadikit sila. 50 pieces. Pero kadalasan binibili ko maramihan na kasi para hindi na hassle sa shipping and all. So, sobrang useful nito. Babasain ko muna tapos itutusok ko na lang dun yung cuttings. Hindi ko na kailangan gumamit ng water. Pero pag wala talaga, ito. Ito ginagawa ko. Ito kasi, tuwa ko sa kanya kasi. Yung roots, may kakapitan na agad siya. Tsaka ang bilis na dumami. Ganun siya ka-fertile. Okay. So, ayun. Sana makapag-deliver sila soon. Ang dami rin naghahanap. Sana ako doon. So, ayun. If may questions pa kayo, I'll be here for more 2 more minutes. After planting, should it stay in a tray with water or should I just spray often? Ginagawa ko, hindi ko siya ini-spray yan. Talagang binababa lang ko siya ng tubig kasi ang bilis matuyo eh. Itong ganito kaliit, pag nilagyan mo ito ng water, sobrang absorbent niya. Kasi parang kulang pa yata yung isang bote tubig. Pero ang dami ko kasi nagawa. Kaya tsura niya. So, like ko itong minumoist ng tubig. Nabuhusan ko lang ng water. Kasi meron din akong sprayer tulad nito. Nozzle niyo. Parang maliit na pandilig. Yan ang gamit ko. Bigla akong naputol yung flowers ng basil. Okay lang yan. Then, propagate ka na rin para dumami yan. Okay, sabi ni FF, how do I know what segment of the basil shredded yet? Because some of the cuttings didn't survive. Naku, FF, di ka nakikinig kanina. Reply mo na lang. Nag-hands-on ako dyan. Pinakita ko sa ang segment. Do you sell your mint and basil? As of now, hindi. Pero dati nagbebenta ako. Sa ngayon, I can give it for free. Kayo na magpa-deliver.
Pwede rin sa water propagation. Yes, pwedeng pwede. Ginagawa ko yan. Pag wala na ako seedling plug. Nag-cheat lang ako. Cheat ko kasi ito eh. Daya. Daya ko yan. Ito. Yan o, pwedeng pwede yan. Ginagawa ko rin yan. Water. Thanks. I'll wait for the details in the proper seedling plug. Okay. I'll make another page for that selling kasi baka hindi ko rin maasikaso. Papa-handle ko lang sa isang friend. Ask ko lang possible ba na sensitive ba ang roots ni basil pag nilagay? Pag pwede. Or pag nilagay ka cutting ng basil mo sa soil, hindi siya basa. Natutuyo agad. Isa rin yan eh. So, basain mo muna yung soil mo. Sin make sure na basang-basa. Tapos, doon mo ilagay yung cutting na may roots. Tapos, siguro, wag mo muna paarawan. Lagay mo muna sa may silong para hindi siya agad matuyo. Yan. Maging maingat lang sa paglipat. Kasi, kadalasan, parang pagta-transplant din yan. May transplant shock. Okay. So, sige, extend ako ng 3 minutes for your questions. So, ano kaya pwedeng gawin ko dito sa mga basil ko na leaves? Sawa na ako sa pesto eh. Pwede rin ba siyang drink? Do you feed your basil and meat? Pag nakatanim siya, syempre, I feed them regularly with vermicast. And sometimes, pag sinipag ako, nilalagyan ko sila ng liquid foliar fertilizer sa gabi. One liquid foliar na ginagamit ko ay seaweed extract. So, sa May 18, magkakaroon pala ako ng tawag dito, ng tutorial about organic fertilizer sa Mama Academy. So, dun na lang natin i-discuss yan. Paggawa ng mga fertilizers. Okay, sabi ni Miss Mia, thank you for answering the questions ko. Frustrated lang sa basil ko na woody kasi yung 2 plants ko yung nabuhay. Yes, kasi ilang beses ko na yan na nag-encounter. Pag binapabayaan ko mag-flower yung basil, nag-woody. Tapos parang namamatay na siya. Tapos matutuyo na. Tapos wala na. End of life na siya. So, remove the flowers. Is Epsom salt good for encouraging rooting? Ang Epsom salt kasi is magnesium. So, I don't think na. Hindi ko pa na-try. Ginagamit ko yung Epsom salt for flowering plants para dumami yung kanyang flowers at matatibay. Yung Epsom salt, 1 teaspoon to 2 liters of water, then pandilig nyo sa calamansi. Ay, gustong-gusto ng calamansi yan. And flowering plants nyo. Flowering gulays. Is it true that you cannot grow onion bulbs when you plant green onion leaves and spring onions? I think totoo siya. Kasi may sariling seeds ng onions eh. Onion bulbs. So siguro, pag yung green onion mo, nagka-flowers na. Pero I think magkaiba sila ng variety. Hindi ko pa na-try. Gusto ko nga mag-seed ng onion bulbs eh. Pag nagkaroon ako ng seeds, I can vlog about it na lang. So, ayun, 5:30 na. I'll be going offline na in 1 minute. So, mag-start na kayo mag-propagate para maparami nyo ang inyong mga halaman. Sa mga kaka-tune in lang,
i-replay niya lang tong video. Kasi kanina nag hands-on kami about propagating tamang pagka-cut. Kung gaano kahaba yung cutting mo sa iyong halaman. Okay. Bye-bye na ako. Thank you sa panonood today and sa mga next na episodes natin. Kung may gusto kayong topic, just comment or send me a PM para i-discuss natin. At saka ma-share ko rin yung aking mga experience about it. At saka kung may hands-on yan, I'll be happy to teach you. Okay? Thank you guys. Good afternoon ulit.